sa makabagong propagation na ng azolla, pwede na natin lagyan ng eggshell. Makakatulong na yan maging green yung mga dahon at mas lalong mataba. Okay? Mas lalo silang healthy, madaling payabungin. Okay? What up mga ka-troops? So, dito tayo ngayon, nagbabalik. Update sa ating azolla. So, meron na pong 15 days to. Simula nung binili natin starter kit. So, ayan, marami na siya. Tapos, nakagawa pa ako ng isang trapalpan pa. So, meron din tayo rito. Ayan, meron din tayo dyan. So, reserve yan para kung sakaling bestehen man yung nasa trapalpan natin. Meron tayong backup. Hindi na tayo order online. Okay, so, lilinisin lang natin to saglit. Yan, so mga troops, bale, malalaman mo pag yung azolla is nag-propagate na siya. Kasi mapapansin mo, maliliit na siya. Maliliit na. Nung una natin in-order to online, makikita nyo ganito kalalaki yung mismong azolla, yung dahon niya. Ngayon, maliliit na siya. So it means na nag-iwahiwalay na, nag-propagate na siya. So huwag nyo rin kalimutang lagyan nito kung meron kayo kasi marami ito, tinatapon lang natin. Pwede natin gawing fertilizer. Okay? Tapos lalagyan ng, huwag kalimutan, tanggalan lagi ng mga dahon, mga ganito. Yung mga kumbaga nasasama ng mga hindi naman kailangan dito. Tapos, check lagi. Ang pinaka-importante yung kuhol. Kasi marami talaga dito sa azolla. Sa kasama ng ulan, pag umulan, may kuhol yan. Kung nagdadagdag kayo ng tubig, may maitlog ng kuhol dyan. So, pag hindi nyo talaga i-check yan araw-araw, lalaki yung kuhol, hindi dadami yung azolla. So, ito mga ka-troops, lagi itong nililinis araw-araw. Minsan nga, pag wala akong pinagawa, dalawang beses ako naglilinis ito, umaga at saka hapon. Kasi kung hindi mo talaga ito lilinisin, pabayaan mo lang. Mangyayari dito, sa umpisa, dadami yung azolla mo. So matutuwa ka kasi dumami na siya. Ngayon, yung kuhol naman na nandito, yung itlog, dumadami na rin sila. So habang dumadami yung azolla mo, dumadami rin yung itlog. I mean yung itlog naging kuhol na rin, tapos dadami na sila hanggang sa magkaroon ng inahin na kuhol, tapos manganak. So, pagdami ng azolla mo, uubusin rin yung azolla mo. Kasi yung kuhol, yan, ito yung pagkain nila. Saglit lang sa kanila yung ganito karami. Pag dumami, kahit gano'ng pakarami yan, kung talagang pepestay ng kuhol, uubusin yan. Kasi, ano na sa kanila to? Yung magdamagan na kain ng kuhol nito, pag ganito, gusto. Mapapansin mo naman pag pinagkainan ng kuhol, kasi meron siyang mga brown sa gilid. Yung bakas na pinagkainan ng mga kuhol. Yan yung, yan yung sign na merong kuhol yung azolla. May mga brown-brown sa gilid. So, importante talaga, patanggalan nyo ng kuhol. Isan nyo ng kuhol para kung sakali man, habang dumadami yung azolla nyo, hindi talaga natin maiwasan na mayroong kuhol kasi yung mga itlog, di naman natin makukuha lahat yan, makikita rito. So, kung consistent kayo naglilinis sa pan, sa azolla, dumadami yung azolla mo, yung kuhol naman, hindi sila dumadami. Kasi, nililinis, nakikita mo lagi. So, meron mong kuhol pero hindi siya dumadami kaya hindi niya kaya ubusin yan. So, ang mangyayari dyan, dadami yung azolla natin. Okay? So, ito yung kaibahan ng ng azolla sa trapalpan sa doon sa mismong concrete pan, yung parang swimming pool. Kasi doon, hindi natin kayang kontrolin doon eh. Hindi mo naman pwedeng i-check doon gilid-gilid doon, lalo na kung malaki yung pan. So, sa umpisa, mga ka-troops, hindi talaga madali. Hindi madali mag-propagate ng azolla, lalo na sa starter kit, yung ganito. Kasi siyempre, pararamihin mo muna. Ay kung bibili ka sa online, tapos lalagay mo lang sa trapalpan, tapos pabayaan mo, lagyan mo ng lupa, lagyan mo ng cow manure, tubigan mo. Dadami siya sa umpisa, pero hindi mo alam yung kuhol, dumadami din doon sa ilalim. So, in the long run, dadami azolla mo. Magpaparami ka ng azolla para sa kuhol. So, mainam talaga pag lalot ganito, na konti pa lang yung azolla mo, natin, nagpaparami pa lang tayo. Araw-arawin natin, linisin, lagi. Kung pwede nga, dalawang beses isang araw para ubos talaga yung kuhol, para hindi sila dumami. Malalaman mo naman pag yung azolla natin is hindi nakakainan ng kuhol. Kasi, green na green, walang brown sa gilid. Okay? Tapos, sasama mo pa na, lagyan mo pa ng mga shell ng itlog. Pagkatapos mo magprito ng itlog, lagay mo rito. O, diba? Okay.
mga kutrip. So, ayan, yung unsolo natin, naka-Colombo yan, oh. Buti pa yung unsolo, naka-Colombo tayo, wala. Okay, so, ayan yung Muscovy so, natin dalawa. Mga 2 months pa lang mahigit. So, parehong, ano yan, female Muscovy para i-pair natin dyan sa ating male. Okay, so ito isa, female to. Ito yung ng itlog. So, check natin mamaya yung itlog nila. Itlog niya. Okay, kung ilan na. So, ito na yung magiging tahanan nila ng mga Muscovy natin. So, dating Anzola pan ko to, tatlong pan to. So, ginawa ko na lang, ano, gagawin ko na lang siya ngayon na, ano, patuhan. Kumbaga, ano, ng paliguan ng ating mga Muscovy ducks. Okay? Ayan, mga troops. So, punta naman tayo ron sa ating pangalawang pan. So, ito yung pan na ginawa ko, pangalawa. Ayan, kung makikita nyo. So, konti pa lang yung naman. So, yung mga similya na yan, galing po yan dun sa kapila. Okay, galing sa kapila yan. So, ayan, hindi siya ganun kalakihan. Tama lang. Yung, ano, wala, ito, medyo malawak lang to. Ayun, medyo pahaba yun. Okay, so, ayan, ito, naaarawan naman to tuwing alas dos. Dahil pa-paganto ang sinag ng araw rito. So, doon kasi, yun yung, ano, south area yan. Meron ding eggshell. So, ganun pa rin. Yung yellow bug, yan yung lupa. Yung white, yan yung cow manure. Okay? So, wala pa rin pagkakaiba. Yan. So, nagpaparami na tayo ng azola para handa natin. So, ating ito, alaga natin. May inahin tayo rito. Meron, ayun, yung isa. Inahin din yan. Meron din doon sa kabila. Dalawa din. So, may mga, ano na rin dyan, biik. So, yan, pinaghahandaan natin yung magiging feeding cost ng ating mga alaga, livestock. Kasi alam nyo naman na talagang mabigat sa bulsa. Yung purong commercial feeds lang ang papakain natin sa ating mga alaga. Okay? So, gagawin natin half-half. Half Zola, half commercial feeds. Okay? So, mga ka-troops, tayo naman ay pupunta sa pinangitlogan ng ating Muscovy duck. So, ayan, yung manok ko dyan. Ayan, pwede rin natin pakainin yan soon ng Azola, no? Okay? So, ito yung buhay natin rito sa probinsya, down south, Misamis Oriental. Okay? So, ayan, nandito sa may, ano, nangitlog yung ating Muscovy duck. Tignan natin. So, yung mga ka-troops, gaya nung ginawa ko, pinakpong pa rin siya ng, ano, ng sako para iwasan na puntahan ng mga ibang hayop. So, ayan, check natin ngayon kung ilan na yung itlog ng ating Muscovy duck. Okay? So, ayan mga ka-troops, tignan natin kung ilan na itlog. Okay, so, kasi yung check ko para, ano eh, 12. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, no? 2, 4, 5. No, 14. So, 14, 2, 4, 6, 8, 14. So, yung mga katos, kung mapapansin nyo, yung itlog niya, malalaki, no? Kasi medyo maganda yung pagkain natin sa Muscovy natin, yung pinakaumpisa. Okay? Consistent po na pagkain, yun yung magbibuild ng magandang itlog para sa kanila. Okay? Hindi yung pagkainin mo ngayon naman namin, bukas wala. So, kailangan consistent yung pagkain. Ayan? So, malalaki yung itlog, ayan, no? Papansin nyo, ha? Hindi siya, no? Hindi siya maliit. Ayan? Okay? So, mayroon na tayong 14 eggs. So, antabayanan natin kung hapo tayo sa 20 or 18 or 15, 16. Okay? Update ko kayo mga troops. So, ayan mga troops. So, importante lang doon. Tignan natin doon sa mga itlog. Kaya tinitignan-tignan ko rin. Yung langgam. Tinitignan din natin yung langgam kasi baka may langgam. Dalawa mangyari doon. Hindi pupunta yung inahin kasi maraming langgam. Hindi na nababalikan. Hindi natin sa inyo. So, tayo. Maasa naman tayo. So, magiging bukok yung mga itlog doon. Mangyayari dyan is bili tayo ng ano, sa mga nag-aalaga dyan, pwede kayong bumili ng 7, okay? 7 na pang spray, yun ang i-spray natin doon para maiwasan yung mga insekto na namamahay doon sa itlog. Para din yung inahin din na Muscovy natin, babalik at lilimliman niya lahat. Okay? So, yan lang tayo ngayon, Muscovy duck, saka update natin sa ating Azola. So, sa lahat ng bago lang sa ating channel, saka gusto yung ating content, don't forget to subscribe on VISCO TV, Azola, Buhay Probinsya, Livestock. Okay, so hindi ko nasasayangin yung oras nyo. I'm out of here. Peace out. Bye-bye.